TV, dito ay B. Oh, halika na, kumain na tayo, mga friendship. Oh, halika na, kumain na tayo, mga friendship. Pero bago tayo mag alam mo na, bago tayo magsimulang kumain, kailangan muna tayong magpasalamat at sisimulan niya ni kapatid na John. Bless us, O Lord, and this thy gift is about to receive for thy bounty to Christ, O Lord. Amen. Thank you. Thank you po sa food. Thank you sa friendship. Okay, thank you. So, ang sarap nito. Let's eat. Isano natin. Start digging. Oh, gumdang. Simula muna. Tigman ang unang. Wow. Excited na. Oo. Yan ay kay Madam Rose. Paano? Madam. Oo, may lang yan. Pare-pareho naman ang lasa yan. Oo. Ang suka. Dahil iisa pa rin na nagluto. Ibaba mo na parts at para hindi mabigat. At, nako, ang aking mga apo, sasabihin, hindi ko sila pinatikin. Papakainin natin. Nasaan si Mama Ods? Bakit nawawala? Ay, bakit nga may suka ang habhab, Chef Ricky? Wala, kasi it's an acid goes well with pansit. Kaya nilalagyan natin ng kalamansi. And dahil ito ang pinakamaraming pampaasim si sa Quezon. Nandito. Dahil sa niyog. Mamali ka na. Oh. Sa sasabihin na ka ano. Kasi it perks up the flavor of the pancit. Ah, yes. Oo nga naman. So, usually mas madami acid, sa atin. Even other dishes, ano? Halika, join ka na, Mama. Siyempre, okay. Kasama ang aking makeup artist. Oo. Dahil yan si Odi ay talagang kasama namin kahit saan din. Yes. Pag lumalabas kami. Kaya parte na siya ng kaibigan. Family. Kasama na siya. Sa Rams Club. Perfect! Perfect! Kaya kami sumasaya dahil sa perfect. Oo. Okay. So, ito na talaga yung totoong ano, pansin habhab, ano? Oo. Yeah, yeah, ito na. Totoo. Oh, na-frustrate ba? Anyway. Kaya nga ako bumili ng habhab. Oo. Saka yung tsura pa lang, ano? Ito ko rin na bumili ng suka. At ako din ang bumili ng malunggay sa kapitbahay. Ang nadala ng suka, gundang. Ayan. Ngayon, Pars, naalala ko, tignan mo naman ang niluto mo. Sige, sige. Sige, I'll eat. Ako talaga. Ayan, oh, nakita nyo, ang dami-dami kong kinuha. Kasi nga, paborito ko ito. At ang gusto ko dito ay umaapaw ang suka para mas masarap. Siyempre, Ricky, naalala ko nga pala. Gusto ko na yung maging topic natin. Okay. Introduce mo sa Pico's TV, yung isa mong pinagkakabalahan, ang camp journey. Okay. Ano ba ang camp journey? Well, Camp Journey is a project of 10 Journey Volunteers Inc. So, yun yung pangalan ng foundation o ng group. Tapos, tinatag siya noong 2004. So, kami yun, a group of mga young professionals during that time, syempre. And we put up this foundation or this group to help the children with special needs. Very involved ako dito sa mga batang may ganitong klase ng kondisyon. Okay. So, alam ko naman na very familiar itong mga barkada ko na to kasi lahat sila tumutulong din in order to make our project a reality. So, isa sa mga projects nga is the Camp Journey. It's a 10-day summer camp for special children. So, we provide therapeutic activities. So, meron kami mga volunteers na galing sa iba-ibang disciplines din, ano, sa mga young professionals, students, so may mga doktor, may pare, may mga nurses, so marami, mga psych major, sped teachers, so marami, marami, and everybody can volunteer, ano, as long as you have the heart to help these special children. Nasaan itong, ano, camp journey na ito? Saan matatagpuan ito? So, technically kasi, the camp journey is a camp that is parang ang goal kasi is to reach out
sa iba-ibang klase ng tao. So every year lumilipat-lipat siya ng iba-ibang lugar, uh-huh, iba-ibang bayan, city for the purpose of educating the Filipinos kung paano i-handle yung mga batang may kapansanan. Kumbaga, gone are the days na tinutokso natin, o ayan, si ganito, si ganya, binibigyan natin ng pangalan. Tayo, dito, pinapakita natin na tinatanggap natin yung mga bata bilang mga fruitful members of the society. So, pinapakita doon sa camp journey every day yung mga ano natin, yung mga activities natin na may kakayanan silang gawin. Like singing, dancing, so nagmo-modeling din sila. Sa modeling at Dolores de Mayo. Oh, painting, sign language, 'di ba? Ayan si Tina, nag-seminar yan ng sign language. So kailangan niya kasi 'yon. Oo. Yeah. So maraming ano, maraming ganun yung ginagawa ng ano ng Camp Journey, ano. So yung mga founding members, so we see to it na Camp Journey will run smoothly. Oh, continuously, smoothly. So with the help of our friends, mga kaibigan namin as sponsors, as volunteers, as part of the organization. So natutuwa kami yan, si Pink Rose, so regular supporter, sila June, si Tina, sila Myla, sila Janet, si Irma, yung mga Presi. Oh, sila Presi. So sila yung mga laging tumutulong. Saka yung iba-iba namin mga kasamahan din, ano, yung mga barkada ko rin from high school, college. So they see to it that they help in order to make this project a reality talaga. Ma-achieve yan every year. And every year, iba yung joy na binibigay kapag nandun ka. Masaya talaga sobra. So, gusto ko lang malaman sana kung mga ilan na ba sila na mga bata ngayon. Kasi tanda ko nung araw, medyo hindi pa ganun sila kadami. Di ba, nag-start kayo sa Alabang? Mm-hmm. Alabang ba yun? Magtilupa? Well, ganito kasi yun. Kami kasi, we don't have permanent kids. Mm-hmm. Ang ginagawa namin, pag pumunta kami sa isang bayan, nakikipag-coordinate kami sa ano, sa DSWD, at inaalam namin kung ilan yung mga bata na nakarehistro na mayroong ganong kapansanan. At ini-encourage din namin yung mga parents, kasi marami pa rin magulang na tinatago yung mga bata. Nahihiya siguro, o hindi nila alam kung paano gagawin. So, dahil pinapakita naman na sa ganitong klase ng environment ay tinatanggap sila, so okay naman na aanuhan nila, natututunan nila, nare-realize nila na kailangan pala nila na ma-share yung kanilang ano. Kasi yung mga magulang, and then from there, gumagawa sila ng sarili nilang grupo, tapos na sila na doon nagtutulungan. So lilipat na naman yun ng ibang bayan sa susunod na taon. So yung mga bata, hindi siya permanente. No? Pero yung tulong na pinoprovide kung kailangan ng grupo na ito, nandoon lagi yung tulong ng mga volunteers. Mag ensayo sa mundo ng pag-arte, kanta, sayaw at modelo, lahat tayo magkasundo. Acting, singing, modeling, dancing with my buhay PA. Anong fish ang nalipad except sa flying fish? Ano? Ano? Eddie E. Fish. Ano pagkain na mabilis? Ano? Eddie, so fast. Ano ang kalsada ng nagsasalita? Ano? Eddie Highway. Ano naman mga nagiging reaction nila pag pagkakatapos ng event na nakita nilang masaya, nakatulong kayo, yung mga ganon. Okay, nakakatawa ano kapag ganun kasi yung mga ano, mga nangyayari.
usually after the event, so meron kaming mga regular parents na talagang sinasama nila yung anak nila kahit saan sila magpunta. Kahit saan magpunta ang camp journey, talagang they make it a point na kasama yung anak nila. Kung 10 araw yun, 10 araw nilang papupuntahin doon. Tapos sila rin, naka-check-in din sila sa ibang hotel. Kasi as much as possible, hindi namin sila pinapa... Para nga matuto silang makihalubilo nang wala ang magulang. Pero dahil syempre, yung iba nga may mga problema o yung mga magulang ay hindi sanay na mawalay sa mga anak nila, edi talagang nandoon sila. But alam naman nila yung mga rules. Tapos yung mga iba, nagpapasalamat sila kasi na-open yung mata nila dun sa reality ng kanilang sitwasyon. At ano ko lang kay parang Ricky, no? Dito ba meron ba tayong mga eskwelahan para sa mga special child? Yes. Sa public school, meron tayong mga SPED program. So you can coordinate with public school, so depende yon. So alamin niyo muna yun locally. Meron tayong mga private schools, institutions yun. Marami tayong mga gano'n na mahahanap natin sa meron tayong hanapin nyo lang nito sa mga website ng mga special school o SPED. So meron tayo, meron din mga tutors na they go to their house kasi mga hindi makapasok sa school, yung magsisimula pa lang. Totoo. I-train sila, ihahanda sila. Mahirap i-handle di ba? Yung walang kahandaan pa. Oo. Meaning to say, hindi pa nila kaya mag-socialize. Oo. O pwedeng i-break in muna yun ng mga teacher. Kaya may mga teacher na pumupunta doon sa mga bahay para turuan sila, para ihanda sa pag-aaral naman yung mga tama. Sa school. Ganun. Oo. So, yung namang halimbawa merong gustong tumulong. Okay. O saan naman siya pwedeng makapagpadala ng nila. Okay. So doon sa mga gustong tumulong sa volunteer group, maraming organization, but in our case, 10 Journey Volunteers Inc. Meron kami Facebook page, so you can go there and then you will see yung kung saan kayo pwede magpadala ng donations. Kasi parang may nabasa ako, magkakaiba siya at 10 Journey. Okay, Society. Uh-oh. Okay, 10 Journey Society is the name of the foundation. Isa sa mga project niya is Camp Journey. Ayun. Oo, dahil bukod doon, meron kami monthly na project, yung mga isang araw lang na we provide. Kasi may mga seminars, so ganun din yung mga ginagawa doon. So, ikaw naman, sa mga pinagagawa mo, masyado kang busy. So, natutuwa naman ako. At nabibigyan mo pa rin ng panahon ang mga batang nangangailangan ng tulong. Hindi, kasi sometimes you are really called to do it. So when you feel that you are called to do it, then that's your responsibility dun sa mas mataas. Kasi it's your commitment eh. You commit yourself to do this, then make it a point that mangyayari yun. Okay, and everything will follow. Ayan, natikman nyo na ang luto ni Chef na walang iba kundi hab-hab pansit ng Quezon. So, ano naman ang masasabi mo, si Smyla? Naku, sobrang sarap. Ayaw kong tigilan. Ayan, Diyos ko. Talagang ayaw din lang tigilan. Ang sarap! Grabe! Pero totoo yun, masarap talaga. Ikaw naman, kapatid na June. Well, ang sarap talaga na mararamdaman mo ikinasa Quezon habang kumakain ka ng habab na may suka. Ayan. Ang with matching coconut water. Oh, diba? Na galing din po sa Candelaria. Cheers! Oh, diba? Mm-hmm. Ngayon, Tina, ano masasabi mo? Kasi matagal kang hindi nakatikim ng pansit hab-hab. So, hindi naman ako na-disappoint sa lasa. Kasi nung college, ako pala. Tayo. Ito yung madalas naming merienda na tinitinda ng isa naming college friend, Bennett. Shout out to you. Siya po yung nagluluto ng hab-hab. So, ngayon po nung natikman ko,
level up kasi meron may chicharon, may karne. May karne. Pero masarap po siya ngayon kasi nga yun nga, yun, process naman na siya. May yung process naman dapat talaga leveling up. So ganun din po nangyari sa hubhub. But still andun pa rin yung original taste ng hubhub noodles. Thank you. Mama Ods, ano yung masasabi mo bilang? Bilang ito na nga talagang, hindi, napakasarap talaga niya, in fairness. At saka, ang worry ko lang, parang hindi naman siya available sa Metro Manila. Baka mamaya sa Quezon lang available. No, meron siya sa ano. Kaya lang hindi lahat. So may mga specialty stores na nag-offer. Mga groceries. Meron, selected groceries meron. Kasi from now on, parang talaga siyang favorite at ko na. At nung karang magpaalala, magtitinda na ako ng hab-hab. Yeah! Joke! Yan ang giveaways natin. Hab-hab queen. Yun lang nga, mahirap, baka mahirap hanapin kasi diba? Hindi naman. Hanapin nyo lang po ako at mga katkim kayo ng pansit hab-hab. Pero kayo na po ang magluluto. Hello mga ka-pink! Eto na, magpapasalamat ako sa lahat ng mga dumating kong mga kaibigan na galing Quezon, si June, and Tina, and si Myla, dito lang siya sa Parting Laguna. Yes. Ano, saan ka sa Laguna, sis? Sa Cabuyao. Oo. And ang aking kumpare, si Chef Ricky sa Marikina. Antipolo pala. Sorry naman po, nagkamali na. Magkadikit naman. Oo. Nakabit-bahay niya si Mama Oz na siya gawa-gawa, syempre sa akin, hair and makeup. Di po ba? Myla, baka meron kang gustong pasalamatan o shout out sa babayan. Oh, nangiiyak ha. Shout out sa sister ko kay Sis Mona, nandito na kami sa Pink Rose TV. Alam ko gustong-gusto mo yung ganito, sana nandito ka. And also Sis Janet, Sis Irma, and Sis Presi, Sis Doyi. Sana isang araw nandito lahat tayo. At kompleto. Kompleto tayo, mas lalong masaya kung nandito kayo. And Ate Rose, thank you. At na-experience namin yung ganito, napakasaya namin. Super. Ayan, diba? Once in a lifetime. Pwede ba sa kanila? Si Direk. Direk, thank you so much sa'yo. Kasi napakasaya namin lahat. Masaya pero umiiyak na yun. Oo. Hindi ba? Hindi. Ano kayo nang masasabi mo naman? Ay, sa haba na. Sa haba ng sinabi ni Sis Myla, ay copy-paste na lang ako. Pero nagpapasalamat ako kay Sis Rose at kay Pinsan Ricky na nagkamaroon ako ng opportunity. This is my first time na maka-experience na ganitong ano, kaya experience. Kaya thank you very much for giving me this once in a lifetime opportunity. Kung maganda talaga gawa pa tayo ng ano, ng film. Oh yes! Wow. Watch out! Nasa Amerika lang ang aming producer. Ayan, sa'yo naman, kapatid na Tina. Ayan. Thank you kay Lord. Dahil siya nagplano nito, hindi kami. Alam mo yan, Brother Jack. Ayan, thank you at napapunta sa kanya. Lumipat. Nakikita po ito sa kwain. Thank you kay Lord. Praise God. Hallelujah. Ikaw naman. Masaya na. Sige, sabihin mo na. Sabihin mo na. Kaya mo yan. Sige, sige. Masaya lang kasi nakita ko ulit sila. Nakasama ko ulit sila. Yan nga, 4 decades mo is not a biro. Yes. Na magkaroon ng ganitong klaseng friendship. Yan lang. Thank you. Thank you kay Rose dahil dati binigyan niya trabaho sa oil mill. Ayan. Thank you kay Ricky kasi upset na nandyan. Kay kapatid na June. Sa BFF ko kay Irma. Shout out to you. Kay Janet. Sa iyo, Myla. Kay Sismon. Doy. Kay Sis Maring Doy, kay Maring Presi. Thank you sa inyong lahat. Sa inyong generosity. Sa mga pabaon, thank you.
Basta thank you rin sa lalay ko kahit nasa ano na siya, kabilang buhay. Thank you kasi. Ayan o, hinalikan ka nga. Thank you. Kasi sa kanya ako nututo na maging matapang at magpatuloy sa buhay. Thank you, Mama Nelia, kasi na nakasama ka namin, nahawakan ka namin yung earn mo, pagamat hindi ka namin nakita nung naglamay yung salamay mo sa burol mo. Thank you so much. At thank you, Manager Henry. Ayan. Thank you po sa lahat. Thank you sa mga apo niya. Pinatuloy kami dito sa kanilang Bongacious na palasyo. Ay, di naman. Ayan. Maraming salamat at okay na. Tito Od, salamat sa mga pa-perfect photos mo. Ayun lang po, baka mawala nang sabihin sila. Thank you. Ka-perfect. Love you all. Perfect. Thank you sa ano, thank you for sharing yung ano, yung opportunity to share sa inyo yung mga ginawa natin, and it's ano, happiness in terms of ano, na nakakain tayo at nakapagkwento. Yes. Yes. Ayun. So, meron pa bang gustong magpasalamat? So, ayan. So, mga kaping, ayan, maraming salamat sa panonood nyo muli sa Pink Rose TV, at sa susunod na linggo, abangan nyo kung ano ang mga susunod naming gagawin, dahil ngayon, nagbago kami, nagluto-luto kami. Although sabihin natin siya na ordinary lang po ito, pero ito po ang sinasabing one of the delicacies ng food ng Quezon na hinahanap at dinadayo talaga siya sa Quezon. So sa susunod po muli, maraming salamat, at syempre kay Direk Jag nandyan, kay Mother, at sa ating kay Jess na laging nandyan, sumusuporta sa Pink Rose TV, Pinoy Extreme Channel. Bye! Bye! So bawat kwento at gawa, samahan ka, mi buong pamilya. Sir Car Marie! Hello po, Tito Car! Dito'y may kwento at ligaya, bawat araw ay special talaga. Pink Rose TV, dito ay pinaka. So bawat kwento at tuwa, samahan ka, mi buong pamilya. Dito sa Pink Rose TV, ang saya. Mag-ensayo sa mundo ng pag-arte, kanta, sayaw at modelo, lahat tayo magkasundo. I can sing it, modeling, dancing with my buhay PA. Anong fish ang nalipad except sa flying fish? Ano? Ano? Eddie E. Fish. Anong pagkain na mabilis? Ano? Eddie, so fast. Ano ang kalsad ang nagsasalita? Ano? Eddie Highway.
give so